yun, mga kagarae. Meron na naman pong dinala dito sa ating isang washing machine. Kailala kasi tayong manggagawa dito ng washing machine. Kahit anong appliances, guys, nagagawa ko natin dito. So ito ay dinala sa atin dito ng ating kapitbahay. So ang naging sira daw po nito ay spinner. Ayaw gumana. So yung washing niya ay gumagana. So yun, bubuksan natin kung ito ba yung nagalaw na o hindi pa. So, check natin. Tara, buksan na natin. Yun guys, nagbukas na ulit to. Kasi yung wire niya ay tanggal-tanggal na. So, ibalik natin yung dating wire niya. Check natin kung gumagana yung makina niya. So yun mga kagaray, ay kinipit po natin yung mga wire niya na tinanggal. So kinipit po natin. Yung pina-under po natin ay umuubong yung makina niya. So ito ay binuksan na, ay siguradong sira na po ito. So ito, baklasin natin, check natin, ilabas natin yung makina niya. Ayun mga kagaray, ay may gumawa na pala nito. So nung binuksan natin, ayun nakita natin, karas-karas na pala ito. So napansin natin yung kanyang rewind, at mapapansin nyo, ay wala na, sunog na. Kaya siguro ay hindi na ginawa ng manggagawa dahil sunog na yung makina niya. So yun guys, karamihan kasi ng mga washing machine ngayon ay ano na, ang rewind ay aluminum. So yan, madaling masira. So kung ganyan talaga ang mga medyo mumurahin na appliances, so yung gusto nyo sigurado guys na matibay yung washing machine na makukuha nyo, nakikita nyo dito sa kanyang likuran, ay meron siyang katalog dito o brochure sa likod niya o model nakalagay dyan. Kung bibili kayo, mas maganda, mas mainam, tatanungin nyo dun sa mga bibilan nyo ng mga appliances na ano ba yung makina niya, copper o aluminum. Meron kasi guys na ano, pag bumili ka ng appliances, kasi ako pag bumibili ako ng appliances ko sa bahay namin, naninigurado ako. So ang binibili ko, copper. Nagtatanong ako sa mga nagde-demo ng mga appliances. So, gusto ko, ang bibiliin ko, ang pinaka-motorin niya ay copper ang pinaka-rewind. Yun nga lang, may kamahalan nga lang guys. Pero okay naman, sulit naman. Tatagal yung ngayong appliances. So ito, wala nang pag-asa yung makina niya. So meron tayong ipapalit guys. Meron tayong ipapalit dito. Second hand. So ito ay kung mapapansin nyo. Maliit lang po itong rewind niya. Kasi ito ay spinner. So lagi napipersa yung spinner. So i-convert po natin siya. Ay kakabit po natin ay makina ng washing machine. So yun guys. Ito ang ating i-convert. So malaki siya. Mataas yung amperahe niya. So matagal siya masunog. At marami kang ilagay sa spinner mo, ay hindi mapapersa. So, i-convert po natin to, kukunin po natin yung makina niya. Gagawin natin yung spinner. Then guys, subukan natin i-convert. So yun mga kagalags ay yung makina yung kinabit natin. So bababa natin ng konti kasi masyado siyang mataas. Kasi yung dati yung original ay medyo mababa. Tumasagad siya dun sa spinner. So yun, baklasin natin ulit.
washing machine na in-onvert po natin yung makina niya. Nalis po natin yung makina ng spinner. Ito ang aking ginapit guys ay makina ng washing machine. Medyo mataas yung amperes niya. Kaya okay na okay, hindi na siya matisira. So guys, okay na, umaansan na po ito. Yan, tumutog na po siya. Napakabilis, restart siya at saka napakaganda ng tunog niya. So yun mga garay, okay na po ito.